Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po ang pangalawang araw ng Linggo? Sana po kayo ay ligtas dahil ilang tulog na lang ay Pasko na. Ako po'y naku buong araw. Puro criminal cases ang aking inatupag, no? Kanina umaga, nagpresenta ako ng testigo sa isang kidnapping case for ransom case sa Manila RTC. Ang aga-aga ko dumating, yung pala, 9:30, tapos late pa yung aking kalaban at late din ang piskal. Kaya tuloy, alas 10 na nagsimula at alas 12 na kami natapos. So, tumakbo ko doon sa meeting ko na dapat 11 o'clock. Late na late din ako. Pero good naman yung aking second meeting, no? At pagkatapos niyan ay bumalik ako ng DOJ para makipag-ugnayan doon sa WPP, doon naman sa ibang, sa isa pang kidnapping with murder case. At ay, nako, all over the place on criminal cases. So today was criminal cases. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Well, I'm sure nakita nyo na yung Coachella outfit ng ating VP Inday Sara. Alam nyo, ang mga kalaban ni VP Sara, hayun, nagngangangawa na naman. Ang sabi nila, yan ba ang dapat na itsura ng isang vice president? Well, unang-una, yan po'y costume party ng Christmas party ng Office of the VP, OVP. Alam nyo ba kung anong Coachella? Alam mo yung Coachella outfit na yan? Yan ay bohemian chic. Siguro, totoo, kauna-unahang vice president siya na nagsuot ng Coachella outfit. Pero, kasi carry niya. Can you imagine kung isang nag-Coachella outfit, edi hindi naman carry? Ang nakakalimutan ng marami, pinakabatang vice president po si Inday Sara Duterte, no? Parang 44 lang ata si Inday Sara Duterte. Kaya pag siya naging presidente sa 2028, 50, tamang-tama lang. So anong sinasabi ko? Well, unang-una, bagay sa kanyang Coachella outfit. Dahil yan ay nasa edad niya. Number two, hip ang Coachella outfit. Yan po ay hit na hit sa Amerika. Kaya nga yan ang ginawa nilang theme, no? So ang mga nagre-reklamo lang dyan, yung hindi po pwedeng bumagay sa Coachella outfit. Kasi gurang na sila or pangit sila. Di ba po? Sa akin naman po, mas importante yung mensahe ni VP Sara doon sa kanyang birthday. Ang aking balita po, ang sinabi ni Inday Sara doon sa kanyang talumpati, sa kanyang mga empleyado sa Office of the Vice President, sana po itong Paskong ito, mahanap natin sa ating mga puso ang magpatawad doon sa mga nagkamali sa atin. Dahil ang Pasko, wika ni Inday Sara, ay para sa pag-ibig at pagpapatawad. Hindi ba ho, dapat ang ating tinitingnan ay yung mensahe kesa yung suot? Di ba ho, sabi nila, do not judge a book by its cover. At ano bang ginangawa nyo dyan? Di ba si Inday Sara ang pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno? O, ibig sabihin, ginagawa naman niya ang trabaho niya. E ano kung mag-Coachella outfit siya? No? Sa tingin ko, bagay. Kasi nga, kaidara naman niya yung Coachella outfit. Siguro sa aming mga gurang na, hindi na uubra yan. No? Pero carry po ni Inday Sara. So hayaan na lang po natin na in the spirit of Christmas, ang manaig ang kanyang mensahe ng pagmamahal. So dun sa mga bumabatikos sa kanya, swerte na lang po kayo. At ang tema ng i-presidente ay pagpapatawad. Dahil kahit anong okra yung gawin nyo sa kanya, ay pagpapatawad pa rin. Magpapatawad pa rin si Inday Sara. Di talaga ako nagkamali na siya aking sinuportahan na vice president. At siya pa rin ang aking susuportahan bilang presidente pagdating ng 2028. And I'm sure marami sa inyo, dahil napakakahanga-hanga naman talaga kanyang performance bilang Vice President at Secretary of Education, ay iboboto rin siya sa takdang panahon. Well, lumarga po ang ating Presidente BBM papunta ng Europa. Sasabihin ng iba, ayun na naman, biyahe na naman. Well, ano magagawa natin? Yan po ay ASEAN-EU Summit. So talaga naman pong expected na ang lahat ng mga liderato, leaders ng ASEAN ay dadalo para makipagdialogo sa European Union. Dalawang bagay ang importante sa dialogo sa panig ng Pilipinas at ang European Union. Sa tingin ko, ang pinaka-importante, yung banta ng counterpart ng Marina sa EU na baka hindi na i-accredit ang mga mariners natin na galing sa Pilipinas. Bakit? Eh kasi matagal na lang sinasabi na kulang ang ating training ng ating mga marino dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, dapat po kasi, dahil yan ay Bachelor of Science degree, yung pang-apat na taon, dapat sasakay sila sa barko. Dahil pag-graduate nila sa isang maritime
school, eh sila'y officer sa isang barko. International officer at that, dahil karamihan naman ng 50,000 na nagtatrabaho sa European Union flag vessels ay mga mariners na expected sila maging officers, no? Pero ang katotohanan, napakadaming eskwelahan sa Pilipinas ng mga maritime schools, no? 87, dati po yan 93. Sabi ni Admiral Emparedad, eh napasara niya yung 5. Pero kakaunti lang po talaga ang nakakabigay ng actual training sa kanilang mga graduates. Ang problema kasi, wala naman silang sarili mga barko na pwedeng sakyan, no? Para magkaroon ng training, no? E yan po yung requirement. So ang ginagawa po ngayon, yung mga ship owners mismo, minsan sila na ang nag-i-invest sa maritime school at sa mga barko na nila pinasasakay ang kanilang mga graduates para makakomply doon sa one-year training. At dahil nga po kulang ang training natin, eh nako, marami po hindi na nagko-qualify as officers. Marami nagtatrabaho na lang as parang complement na hindi na officers. Pero ang sabi nga ng EU, binantaan ng Pilipinas, kung di ako nagkakamali, siguro mga 2020 yon at nandun pa ako bilang spokes, eh kung hindi kayo mag-iige, i-revoke namin ang accreditation ng mga Pilipino. Ibig sabihin, kung meron pang buhay yung lisensya ng isang Pilipinong marino para magsilbi sa isang EU vessel, eh ipapapaso na lang yon. At normally, 5 taon yung lisensya na yan. Eh kapag nangyari po yan, 50,000 na mga marinong Pilipino ang mawawalan ng trabaho. At ito pong 50,000 ito, napakatataas ng sweldo ha. Hindi po ito minimum wage. Hundreds of thousands of pesos po ang kanilang sweldo dahil talaga namang parang kapag ikaw officer, eh hindi bababa ata sa $8,000 a month ang iyong sweldo. No? So napakalaki ng sweldo, napakalaki na mawawala sa Pilipinas. Now in fairness, naalala ko nung ako yung spokes pa kay Presidente Duterte, talaga nagpatawag ng special meeting si Presidente para nga sagutin yung mga pula ng European Union. At ito naman ay sinagot nga natin, sinumiti natin yung ating sagot noong Marso ng taong ito, panahon pa ni Presidente Duterte, panahon pa ni Admiral Emparedad, no, ng Marina. At isa-isa nating sinabi kung ano yung mga reformang gagawin natin, kasama na dyan dun sa pagbabago ng curriculum ng mga maritime schools at yung pagpapasara talaga ng mga diploma mill na maritime schools dahil meron na lang 5 napasara ang Marina. Tapos pa dyan, eh talagang binigay na natin yung supervision dyan sa CHED, no, para magkaroon ng sa Commission on Higher Education para talaga namang maseryoso yung training na ating mga marino. No? Now, ang problema, wala pa pong sagot ang European Union kung tama na yung ating communication sa kanila. Dapat sasagot sila itong Nobyembre. Pero alam nyo kasi yung nangyari, ang pinakamalaki kasing sumasakay sa mga EU flag vessels ay Pilipino, Russians at Ukraine. So siguro dahil nga dun sa sigalot, sa panig ng Russia at Ukraine, eh hindi na nakasagot ang EU. Bakit? Eh kasi kung pagbabawalan nila mga Pilipino na sumakay sa mga barko ng EU, sino pa ang magmaman ng mga barko ng EU? Eh ganong merong anggera sa panig ng Russia at ng Ukraine. No? So hindi nila sinagot pa tayo. So hanggang ngayon, nakabinbin ang desisyon kung ano magiging desisyon ng European Union at yan ay isang bagay na tatalakayin nga ng ating PBBM sa Europa. Sa tingin ko naman po, yung 300-page response natin, eh makikita naman ng EU na seryoso tayo na palakasin pa ang ating maritime education sa Pilipinas. Dahil alam naman natin na unang-una, napakadami nakasalalay sa European Union flags na mga marino. At pangalawa, isang pa sila kukuha ng magagaling na mga marino kundi rin sa Pilipinas. Give and take din naman yan. So, I'm sure kinakailangan pagbutihan pa natin ang ating training, pero huwag rin natin kalimutan no, na kapag wala mga Pilipino, sino maglalayag at sino magpapatakbo ng mga bansang EU. Pero sa akin, mas mabuti na lalo pa nating pabutihin ang training ng ating mga marino. Siyempre, isa pang ilalabas ng European Union laban sa Pilipinas yung human rights records natin. Pero wag po kayo mag-alala. Ito po ay ASEAN-EU Summit. Ano ibig sabihin? Alam nga namang mas malala pa sa Pilipinas ang human rights record ng Myanmar. Alam natin walang demokrasya doon, military junta. Thailand, wala pong demokrasya doon ha. Hindi po halal ang namumuno. Nagkupo doon at military junta. Cambodia, one-party system. Vietnam, one-party system. Di ba po? So, sa 10 membo
11 miyembro ng ASEAN, apat, wala at all demokrasya. At kung ikukumpara natin ang Pilipinas sa bansang Singapore at Malaysia, di hamak naman na mas malago ang ating demokrasya dito sa Pilipinas. So wag po kayo mag-alala. Tingin ko kung human rights ang pag-uusapan, bagamat may pula sila sa atin, eh mas marami pong mas malala na dapat pulaan sa mga bansang ASEAN. So kampante po ako na hindi po yan magiging issue. Meron din silang banta na yung ating mga kalakal na in-export sa EU, eh po pwede nilang patawan ng taripa kasi ngayon po marami doon ay merong preferential tariff na zero, no? Sabi nila kapag hindi nag-improve ang human rights record, baka mawala yung ating zero tariff preferential treatment. No? Sa akin naman po, matagal ng banta yan. At saka, kung itutuloy nila yung banta na yan, dapat i-revoke din nila ang zero tariff ng Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand, dahil walang mga demokrasya dyan. Ang ating mga namumuno rito sa Pilipinas ay halal. Ibig sabihin, may demokrasya tayo. Although, sinasabi nga natin, pwede pa nating pagbutihin lalo. Pero sa tingin ko, walang dahilan para pulaan nila ang Pilipinas dahil we are in the company of other ASEAN countries. So, tatlo pong napag-usapan natin ngayon, ha? In a time span of 11 minutes. So, ito po ang mga nag-text sa atin. Trek Sevilla, hello Spokes, magandang araw. Nanonood din si Isabelita Tumbagahon, God bless Harry Roque. Si Eric Pardinyon, hi po Spokes, Attorney Harry Roque po, always following you. Looking forward to seeing you in Cebu. Naku, nandyan po ako sa Cebu sa 21. Davin Prisi, si Ramon lang ang hindi masaya sa outfit ni Inday Sara Duterte. Nakita ko nga yun. Ay, nako, siguro nga, di carry kasi ang Coachella outfit. Miriam Formalejo, good evening, Attorney Roque. Bata kasi si VP Sara, kaya bagay. Any outfit at beauty and brain na Vice President sa ating bansa. Advance Merry Christmas po. I agree. Sabi ko nga po, no? Bata pa sa Inday Sara, maganda pa, matalino, at mas importante, matapang at nagmamahal sa bayan. David Prisi, kaya nga Spokes, yan ang problema ngayon. Graduate na sana ang bachelor kung makasakay ng 1 year. Yun nga po eh, kinakailangan talaga kasi makasakay ng 1 year para maging at par tayo with the rest of the world. Now, Emily Aguinaldo, good evening Sir Attorney Roque. Manalita Layon Paglayan, galing nyo Attorney Roque. Matt May Johar Antilia, ang vote kay VP Sara Duterte Carpio sa 2028 ug sa Bisaya pa maka... Nako, na-miss ko. Tinanggal nyo kaagad eh. Wow, shout out sa iyo, Sir Spokes. Greetings from Kingdom of Saudi Arabia. Tapos, ano pa ho? Thank you, Spokes. Rose Jean Mendoza, stay safe and Merry Christmas. Matt May Johar Antilia, ang vote kasi kay VP Sara sa 2028 ug sa Bisaya pa. Bakit ba nawawala yung sa Bisaya pa na yun? Hindi ko matuloy-tuloy, ha? Ba't nawawala yun, ho? Watching from Kidapawan, si Aster Toscano. Tapos, Presi Bermonte Madrona. Hi, sir. Good watching. Juvelen Malinab. Good evening, folks. Watching from Taiwan. Ang dami talagang nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? So, sana po nakapulot kayo ng karagdagang kaalaman sa ating maikling Spokes Hour. At hanggang sa muli nating pagkikita, ha? Please keep safe at ilang tour na lang ay Pasko na. Malagayang Pasko sa inyong lahat. And para nyo nang awa, please keep safe and be happy this Christmas season. Bye!